Kristo ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsanansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan at sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang ang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat at sa pamamagitan mo rin humahantong sa wakas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at ng kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa Kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong si Abraham, Isaac at Jacob. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama
upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman, ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang maasa sa Panginoon, tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming bagay. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan. Ngunit ang katumbas naman ito'y ang kaniyang kaluluwa. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Nagsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na tapat.
Ngayon po ay nasa panahon na tayo ng Kwaresma. Kahapon sinimulan ang panahon ito sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo sa ating mga noo. At ang pagpapahid ng abo sa ating mga noo ay tanda at paalala sa atin na tayong lahat pawang mga lupa lamang. At pag sinabing tayo'y pawang mga lupa lamang, ipinapaalala nito na ang buhay natin sa mundo nanggaling tayo sa lupa at magbabalik sa lupa. Na ang ibig sabihin, ang buhay natin panandalian lamang dito sa lupa. Anumang galing, anumang husay, anumang talino, anumang dami ng iyong kayamanan, darating ang panahon, lilipas ka rin. Darating ang panahon, mawawala ka rin sa mundo. At isa ang bagay na simpleng ipaalala sa atin, na habang nasa lupa ang bawat isa sa atin, gamitin natin ang bawat oras, ang bawat pagkakataon, ang bawat sandali na pakipakinabang at punong-puno ng kahulugan at pag-aalay ng buhay para sa ating kapwa. Kagaya nga ng nasabi ko rin kahapon, ano po? Ang panahon ng Kwaresma ay nagtuturo din naman sa atin ng mabibisa at mabubuting paraan upang tayong lahat ay umunlad sa kabanalan at gumawa ng mga gawaing pagsisisi. Ito yung tatlong bagay na mahalaga, ano po? Panalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. In English, prayer, fasting, and almsgiving. Sa panalangin, tayo ay lumalapit sa Diyos upang sundin ang kanyang kalooban sa bawat yugto ng ating buhay. Sa pag-aayuno naman, dinidisiplina natin ang ating mga laman o pisikal na kaunyuan at sinusunod natin ang Espiritu ng Diyos. Sa pagkakawang gawa naman, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pakikiramay sa ating mga kapwa. At kung anong ginagawa natin sa ibang tao, ginagawa rin po natin yan sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, napakaganda ng ating unang pagbasa sa araw na ito mula sa aklat ng Deuteronomo. Sinabi ni Moises at ipinapaalala niya sa atin, tayong lahat, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Binigyan niya ang bawat isa sa atin ng kalayaan upang kusang loob at malayang piliin ang ating Panginoon at maging tapat sa Kanya. Kung pipiliin natin ang Diyos, tayo ay mamumunga, tayo ay sasagana, tayo ay magkakaroon ng buhay, at tayo ay Kanyang gagantimpalaan ng mabubuti at masasaganang bunga. Subalit kabaliktaran naman kung ang kalayaan natin ay gagawin natin upang lumabag sa kalooban ng ating Panginoon, ang naghihintay sa atin ay kamatayan at kapahamakan. Ngayong panahon ng Kwaresma, binibigyan din tayo ng kalayaan ng ating Panginoon upang tayo ay
pumili sa ating buhay. Malakas ang panawagan ng ating Panginoon para sa panawagan ng pagsisisi at pagbabalik loob. Subalit kahit anong lakas ng panawagan ng ating Panginoon, kung hindi naman natin siya pinipili, hindi magkakaroon ng kaganapan ang kapatawaran at pagbabalik loob sa ating buhay. Unang-una, mahalaga po, piliin natin ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Pag pinili natin ang Diyos, ibig sabihin, sinasang-ayon natin ang ating mga sarili na sundan ang kanyang kalooban upang pilitin natin na sa araw-araw ng ating buhay, gumawa tayo ng mabuti at gayon, ipasan natin ang krus gaya ng pagpapasan niya sa krus sa Kalbaryo. Dahil tayong mga Kristiyano, umaasa tayo na ang bawat paghihirap, ang bawat nating pagdurusa ay may kaukulang kaginhawahan sa darating na panahon. Ito yung tinatawag nating our sufferings have redemptive value. Ang pagpapakasakit, pagpapakamatay sa krus ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay ang naging daan ng ating kaligtasan. Sa panahon ng Kwaresma, ipinapaalala sa atin na sa ating buhay dito sa lupa, habang tayo ay naglalakbay, makakaranas tayo ng napakaraming krus sa bawat yugto ng ating buhay. At ipinapaalala sa atin, huwag tayong magtakot na pasanin ang ating krus dahil hindi tayo nag-iisa. May una nang nagpasan ng tunay at pinakamabigat na krus. Yan ay ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya nga sa bawat maliliit na krus na ating dinadala sa araw-araw ng ating buhay, huwag tayong matatakot, huwag tayong mangangamba, dahil kaagapay natin ang ating Panginoon upang sa gayon magkaroon ng kabuluhan at katuturan ang bawat nating pagsusumikap at paghihirap. Dahil makakaasa tayo na kung papasanin natin ang krus kasama ni Kristo, tayo ay tutulungan at idadaan niya sa tamang landas. At ang landas na yan ay ang landas ng kaginhawahan at buhay na walang hanggan. At ito yung tinutukoy nating tunay nating tahanan. Tayong lahat, mga kapatid, naglalakbay patungong langit. Sa ating paglalakbay patungong langit, marami tayong krus na kakaharapin. Ngunit hindi nangangahulugang tayo ay may pasaning krus, tayo ay manghihina at manglulupaypay, tayo ay susuko at hindi makikipaglaban. Ang turo sa atin ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, kung gusto mong maging karapat-dapat sa ating Ama, pasanin mo ang iyong krus. Dahil nakakasiguro tayo na sa pagpasan at pagyakap natin sa krus, kaginhawahan at buhay na walang hanggan ang naghihintay sa atin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon,
palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magsitoy na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon upang sumunod sa Kanya, magpasa ng krus katulad niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng mga nagdurusa. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan, at mga bilanggo, naway hindi mawalan ng pag-asa, bagkos ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Diyos naming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito. Handog ng iyong bayang sumasamot, umihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito. Handog ng iyong bayang sumasamot, umingi ng patawad mo. Magstay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao
ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong mga banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago muli sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Yung nanaisin aking aakuin at pabalikatin ang krus mong pasanin kung yung iibigin iputong sa akin koronang inangkin pantubos sa akin.
alipin sa bahay tahakin, krus na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin ang iyong naisin siyang susundin. Pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agad na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya na rinawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasumba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,